Even though may Ling, may Valentina, may Lunox, ang kagandahan nitong Zushin is protektado yung frontline ng Fnatic Onyx, and that will allow the other heroes to, you know, do their thing, especially si Brusco pati si Kirk. Buhat kalimot din ang mangyayari dyan kapag nahawakan niya si Chakno pati si Ryota. Oh, tapos magkasabay pa if ever, no? Ang mapapaisip ka dito, paano yung... Technically, parang implosion lang talaga yung maganda for Okir na IMU. Grabe, ano to? More on positioning. If not the implosion, then probably it's the Primal Wrath. Pero abangan na muna natin kung ano mangyayari sa Game 1 ng OMG and FNOP. Casters, take us to the Land of Dawn. Malalaman na nga natin kung sino ang mauuna in this best of three series. Nakakita na tayo ng all three games kaninang umaga at sweep naman ng hapon. Welcome ngayong gabi. Ano kaya ang iniantay natin? Yan ang aabangan natin again. Parehas history ang kailangang itala ng dalawang kupunan na to. 14-0 nga ba? O magkakaroon na ng panibagong streak breaker? Oo. Pwede ata eh, no? Alam mo naman, kapag laso ng usapan, mas tumatapang kapag malakas ng kalaban. And at this point, para sa FNOP, hindi na malayong sabihin na sila ang pinakamalakas na team in the regular season. Currently, the top seed papasok ng playoffs, 13-0, at naghahanap pa ng perfect run in the regular season. Pero syempre, kwento pa yan mamaya at hindi pa natin alam kung ano nga ba ang magaganap dito sa laro. Pero may nalalaman tayo dito ha, kasi naka-XP lane na Akai ang kupunan ng Smart Omega dito. Na ako, for me, this is the first time na nakakita ako ng ganitong klaseng XP laner. Alam mo, magsisinungaling ako pag sinabi kong first time eh. Kasi nakita ko to sa isa sa mga amateur tournaments natin dito sa Pilipinas na ginagamit talaga nila ito para pumigil ng mga assassin at mga short range na marksman. Kaya naman, excited ako makita kung paano nga ba ito i-utilize ni Ryota, considering na isa ito sa mga pinakaunang beses naman na lalaroin in our regular season. Oh, naalala ko no, magigits mo rin eh, kasi di ba kapag tumalon itong isang Akai, nagkakaroon ng tatak nung palaka. Oo. Di ba? Nagkakaroon ng extra damage yung hits niya, di ba? Tsaka parang nakakailita siguro no, pag Zushin ga, pero si Joma, delikado. Ayun na nga ata, si Joma ang naging bundiriya, shadow wow! kill at naiwasan. Yun yung timing na sinasabi ko, pwede mong iwasan yung shadow kill. Wow, iba ang timing ni Joma doon. Isang pitik na lang sana, that could have been a kill, that could have been the first blood para sa kamay ng Fnatic Onyx. Pero mukhang si Chakno ay mabubuhat. At aagaran din ng bibitawan. Punta tayo dito kay Kirk na delikado na pala. Okay, Okir, Kirk, andito rin si Andoriu. Pwede silang pumasok dito. Pero nakabantay din si Brusco eh, habang level 3 pa nga lamang ito. Super friends, magkahawak kamay na sila dito ni Brusco. Alam mo, nararamdaman ko yung hirap eh. Tsaka kulit. Kapag tinututukan ka ng mga lanterns na yan, alam mo kasi walang damage eh, di ba? Pero parang habang tumatagal yung laro, kumakati. Mm-hmm. At higit sa lahat, hindi mo pwedeng patagalin ng masyado dahil kapag nabuhat ka na naman ay medyo mahirap ng makakambak. At maliban naman tayo makakita na bubuhatin si Ryota na palapit. Dahil again, this is an Akai that we're talking about. Napakalaking bagay ng heavy spin in terms of just making sure yung formation ng Fnatic Onyx ay masisira. Oo, yun si Chakno ay nakasilip din. Aamba-amba lamang dito pero tinututukan ng metal detector ngayon ilalagay din sa may ay, grabe. Pinasa kay Brusco pero sapat ba yung kanilang damage? Nagamit na rin dito yung Purify ni Chak. Ngayon, first turtle available na. Pero parang walang gustong lumapit dito, ha? Eh, para ka kasing nilalagay sa factory ng Onyx, eh. Bakit? May dadampot sa'yo. Uh-oh. Ilipat ka, conveyor belt, nandyan si Tigriel. Tapos, tsaka ka i-re-repackage pabalik ng base kapag ka may damage dealer na doon sa likod. Pero unang pagong, sisimula na dito ng Fnatic Onyx Philippines at mukhang hindi ito, actually, hindi na ito lalabanan ng Omega at libre makukuha ng Fnatic Onyx ang unang pagong. Feeling ko good decision din no, para dito sa Smart Omega kasi galing nga naman sa baba itong si Andoriu at hindi nila in-expect din na, na medyo mapupok itong si Chak at mapipilitang umuwi. Ngayon naman, dun sa may bandang ibaba, si Brusco, nasuro na dito itong si Chak Mamba at nagamit na rin yung implosion habang binibit na naman ginawang pusa, binitbit sa liik. Ngayon naman, si Jome ay nagiging next sa target. Binitbit ulit. Grabe si Super Rich, bitbit na bitbit. Ito yung literal na buhat
na binubuhat niya yung mga kalaban papunta sa mga kakampi niya. Fnatic, Onyx ngayon, lamang na ng 1,000 kalahati at napaka-okay nito no, considering that they want to control this early game. Ayaw mo na ibigyan ng lead ng isang Ling composition eh. Kasi pagka yung Ling nabigyan ng gold lead yan, medyo mahirap nang i-manage. Oo, mahirap talaga. Lalo na mga items na makukuha niya. Ngayon si Jack Mamba, sinasalo lang yung shadow kill mula kay King Kong. Nakakuha na naman ng kill dito ang Fnatic Onyx. Pero isabot naman siya mula dito kay Doryu. Nakabawi din. Si Ukirang nakakuha ng isang kill na yon. Habang si Kirk ay nandito rin for the follow-up. Same with Atoy R. Nag-aabang lamang siya dito. Available ang kanyang heavy spin. Ano ang kanyang gagawin? Pwede siya mag-pin down pero hindi ata sapat yung damage nila. Oh, mukhang respeto muna. Tinihintay niya talaga ang tamang timing para sa heavy spin. And Fnatic Onyx, hindi gagalaw ang kanilang gold lead. Silipin natin ang in-game equipment hatid ng Infinix. In terms of the gold lane, maliit lang naman ang kalamangan dito ni Kelra. 500 namang ating tinitignan. And mostly medyo dikit pa rin naman ang ating laban dahil hindi pa naman haabot ng 3,000 o 4,000 ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines. Papalapit na ang ating second turtle of this game at napaka-importante nito in terms of gaining control towards the early to the mid part of the game. Yeah, and ramdam din natin yung yung prioritization dito ng Fnatic Onyx Philippines doon sa may gold lane. Kasi nga naman Lunox ang kaharap mo, so kailangan mo at least kahit papaano na may mapaghahatian nung kanyang mga burst, no? And iniiwasan din ng Smart Omega na maganap yun, pero nagamit na kagad yung Crimson Beacon mula dito kay Super Friends. Ngayon, Breaker and yung Onward, and doon sumama rin si Bat. Go nga ba dito Smart Omega, and this time pumasok doon si Kenra. At ngayon naman ay pagkakataon ng Fnatic Onyx Philippines na kunin ang ikalawang bagon ng laban na ito. Habang si Atoy R naman na pinupunti rin ng mga members ng Fnatic Onyx Philippines sa may heavy spin pa atras. Oh, pero ang turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. That's the second turtle of the game na mapupunta sa kanilang kamay. Susubukan itong trade ng Omega with a wave impossible chip damage doon sa Torre sa may bandang ibaba. Pero Fnatic Onyx pa rin ang nakakalamang sa trade. Okay, kita ata si Chaco dito. Ngayon naman ay mababasa din Torre din sa may bandang gitna. Medyo mapapaliit ang mapa ng Smart Omega, specifically dito kay Andoryu. Kailangan niyang bantayan or kailangan bantayan ng mga members dito ng Smart Omega. Kasi nga, since maliit na yung mapa, it opens up din yung orange at saka purple dito ni Andoryu. Napaka-importante talaga ng mid lane turret na yan. No? The moment na mabasag ang first tier mid lane turret ay nagkakaroon na ng entrance ang kalaban sa pagpasok sa sarili mong jungle. Kaya naman kailangan na magdoble ingat ng Omega considering na nakaling sila. Mm. Hindi nila pwedeng basta-bastang ibigay yung purple buff para sa Fnatic Onyx. Kaya naman mukhang gagawa sila ng play dito sa may bandang itaas. Okay, yung play ba ay itutuloy? Alam ni Kirk na may kasama doon sa may gilid. Pero habang nangyayari yon ay may nagaganap din na pag-push mula din si Fnatic Onyx Philippines sa may bandang ibaba. At hindi na mapipigilan ito ng bagong barangay. Patuloy ang pagbasag ni Kelra. Low kill score game ang ating natutunghaya ngayon. 7 minutes in na, 4 na kills pa lang ang ating nakikita. Pero grabe yung mga trade in terms of the side lane pressure sa ating nakikita. Pero nakakalamang ang Fnatic Onyx dito dahil meron nga silang Moskov. Uh-huh. Patuloy itong ilalaro ng Omega na dapat mas lamang in terms of team fighting or small team fights dahil nga meron silang Lunox, ay baka ito ang ikatalo nila. Oo. Ang winaworthy ko dito eh, napakarami nilang setup pero kulang yung damage dealer talaga nila kung ikukonsidera mo. Ngayon naman si Ukir, hawak niya dito yung Primal Rat at yung Purple Buff ay inagaw na successfully ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo mapapagod muna itong Ling na to. Oo, kumbaga unang purple pa lang naman na nanakaw sa kupunan ng Omega at mukhang yung sunod na turtle ay kailangan muna nilang ibigay dahil masyado ng delikado na bumalag dito sa final turtle of the game nang walang purple buff ang Ling. Ang magiging play nila dito ay makipag-trade na lamang doon sa may bandang ibaba at magbigay ng gold dito kay Andoryu. And Fnatic Onyx having good control dito sa early to the mid-game part of our game. Medyo expensive din kasi yung lineup nila. Yun, kung iisipin mo, nakalunok sila dito, nakaling din sila na kailangan talaga ng mga items para mapagana. Ngayon, Kirk, Andoryu, sinalubong na rin dito, nagamit yung Primal Run. Kailangan umatras ni Andoryu sa naging tagpo na iyon. And this time, available na rin yung Blood Wings para dito kay Super Friends.
So mas mahirap na para sa sa Smart Omega na ilaban at pasukin itong si Super Prince. Oh, at may bonus movement speed din kasi ang Blood Wings, no? Bukod sa movement speed na nakukuha ng isang Zushin, na by the way, wala na pong mana cost yan kung hindi mo matama. Pinapaliguan na po niya ang kanyang sarili. Ayan! Ayan na, nagamit din yung Crimson Beacon. Sobrang sakto naman yun. Kaya lang ang problema, wala nang heavy spin itong si Atoy R, which is yun yung pinaka pinaka sabihin natin na kailangan mong gamitin kapag ka ikaw ay isang Akai. So kulang ng kit dito si Atoy R. Salubong muna ang Smart Omega and ang Fnatic Onyx Philippines. Tinatantya nila po, no, kanila mga next steps. Ang sakit ng mga patagos. And si Big J nag-ahapang pala sa likod. Mukhang naghahanap ng big play si Big J, pero si Bruce Ko ay makikita siya. Agarang darkness! Ayun na kagad yung implosion habang si King Kong hindi mo na siya gugo dito, pero gugo na nga at ang mga members ng Fnatic Onyx Philippines. Pero pinasok na si Jome. Ayun at namatay na din. Jack Mama is down. Si Ibidukir, tatlo na ang tumba para sa Smart Omega. Dalawa ang dedepensa para sa kupunan ng bagong barangay. Endable na ba ito para sa Fnatic Onyx? Meron pa namang depensa ang puputok dito sa mid lane. Mauubusan sila ng Siege Minion, pero mukhang itutuloy pa rin nila ang push doon sa may itaas at ibaba. Grabe, ramdam na ramdam natin na sobrang kabisado ng Fnatic Onyx Philippines. Yung ikot, yung control, and King Kong, sobrang bihasa talaga pagdating sa mga heroes na nagdatash, you know? O kumbaga parang ang hindi mo alam kung saan ba nang gagaling yung angulo. At para bang tila bang kontrolado rin yung damage, eh. Hindi natin masasabi na hindi niya alam yung pinapasok niya. It's always calculated, and for Fnatic Onyx, a 7k gold lead, minsan nga hindi mo na kailangan mag-mat. Adam mong lamang ka, pasukin mo na. Oo, yun talaga yung kailangan gawin dito, no? Pero again, napag-usapan na natin kanina yung kakulangan ng damage ng Smart Omega dito, no? And isa rin siguro sa mga nagiging factor, no? Nasanay tayo na kumukuha si Atoy Arng ng mga heroes na meron ding damage. Oo. Pero this time kasi medyo utility yung hawak niya, di ba? Parang full utility nga kung tutuusin, eh. Kumbaga may iisa ka lang na gusto mong gawin at ayan na nga, iniwasan na ni Andorio ang lahat. Pero ang Lord ay mukhang sinisimulan na ng Fnatic Onyx Philippines. Malaki ang kalamangan nila at mukhang mahihirapan ang Omega na mag-contest dito. At ganda. Pati pa naman yung purple. Ang ganda ng zone na ginagawa ni Bruce ko dito. Again, naagaw po yung purple buff. Nako po, double bukol para sa Smart Omega. Mas napakabilis din ng kamay. Imaginein mo, nakuha na nga yung Lord agarang quad shadow papunta doon sa purple para makuha ang purple back kontra doon sa Ling Omega ngayon. Napakahirap ng gagawin nilang depensa. A 9k gold lead for Fnatic Onyx. May Lord sila sa gitna. Pwedeng mag-side lane dito yung Hayabusa. At si Kelra ay may karapatan ding maiwan ng mag-isa sa isang lane. Oo, alam mo kasi na ganito talaga yung ginagawa kapag mayroong mga Moskov. At any moment naman din kasi, pwedeng sumama itong si Kelra. Pag tumama yung kanyang mga sipat o yung kanyang Spear of Destruction, ngayon naman yung Lord ay nasa may bandang gitna. Super Prince, mga nag-arts na play. Si Ryota ngayon ay delikado. Flicker na gamit na rin pero hindi sapat. Naku na, bit-bit siya doon. Habang napap-Crimson Beacon na rin itong si Super Prince. Basag yung Dory doon sa may badagay sa itaas. Same with the middle turret. Pero kailangan kumapit dito ng Smart Omega. Kompleto pa naman ang kanilang kit. Si Bruce kayo pumasok na. Meron pa ba siyang explosion dito? Wala na ngayon. Ayun na! Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Jack Mama. Pero mamamatay din siya. Tuloy-tuloy lang ang bakbakan. Smart Omega, inilaban na nila. Tatlo na ang bumagsak. Make it four. Nag-iisa na lang si Ukir. In game number one ay mapupunta sa Fnatic Onyx PH.